Hey guys, what's up? Julius, llaguno here. Meron ka ba sa bahay mo na magiging maganda ang iyong sahig na kagaya sa akin? Papalitan natin ng vinyl planks. O kung ano man yung dati mong sahig na hindi mo gusto. So, ito kayang-kaya niya rin po, kagaya ko, beginner. So, stay tuned and have fun. So, ang dati pong sahig ng bahay na to is sa carpet. So, hindi ko po siya gusto or hindi po namin gusto gawa nung araw-araw lilinisin mo siya, babacuumin mo siya. So, sa madaling salita, madumi siya. Pero, ang kagandahan naman nun, kasi yung bata pag nadulas or na ano, hindi siya masyadong nasasaktan, di ba? Kaya lang, araw-araw kailangan mo siyang i-maintain, tapos yun, babacuumin mo siya. So, marami sa madaling salita. So, nagpuporsige kami na papalitan namin yung aming sahig ng vinyl. So, ang video na to, pang beginners kagaya ko. So, may mga tools ka lang kakailanganin para hindi ka mahirapan masyado dun sa pagpapalit mo ng carpet. So, ang ituturo ko sa inyo, kung paano tanggalin yung carpet ng easy way. Kasi, nung sa akin, kung pare-pares tayong beginner, may hirapan ka talaga. So ako, umabot ako ng one day sa pagtatanggal lang ng mga pako doon sa ilalim ng carpet. Kasi marami siyang tacker, yung bala ng tacker. Yung nail gun. Marami siyang mga bala ng nail gun na kailangan mong tanggalin. Kasi makaka-apekto po yun doon sa vinyl na ikakabit mo after. So, tuturuan ko lang po kayo, mayroon pong mga tools na gagawin, nabibilhin, or kung mayroon na kayong mga gamit, ang tools lang po na kakailanganin nyo dito, ang pinakamahalagang ano, is pang-cutting dun sa planks, is a jigsaw, or utility knife. Kaso hindi ako masyadong ano dun sa utility knife, kasi mahirap siyang guguhitan mo lang yun, tapos i-snap mo, kaso nakasira ako ng dalawa, so tinigil ko. So, nagpalit ako ng jigsaw. Para na rin po doon sa inyong reference. Para na rin po doon sa tips para hindi kayo masyadong mahirapan in the future. Pagka nandun na kayo, nag-uumpisa na kayong mag-ano. So, tuturuan ko rin po kayo kung paano nyo tatanggalin yung carpet na hindi kayo nahihirapan. Pati yung sa liner ng carpet. Yun. I-roll nyo lang po yun. Para hindi na masyadong pagka binaklas nyo kasi ng isa-isa yun, so masyado kang matrabaho doon. So beginner lang din po ako, so ituturo ko yung lahat ng pagkakamaling nagagawa ko para pag kayo naman lang ano, easy way na sa inyo. So simula nang sa pagtatanggal ng carpet, pagtatanggal ng pako, yun, hanggang sa pagpalit ng liner. Tapos yung pinakamahirap doon yung mga ano, yung sa kanto-kanto kung paano siya ikakat doon sa ano. Pero ang pinakamagandang gamit nyo doon is yung jigsaw talaga. Napakalaking bagay nyo doon sa pagkakating ng mga pangkanto-kanto na planks. So meron ka rin, ano ba tawag doon? Eskwala. Parang baril. Eskwala kasi pag nagsukat ka, nagguhit, yun, marker, yung mga gamit nyo, taka yung knee pad, napakahalaga po nun kasi madalas luhod, nakaluhod ka, nakaano, talagang marami siyang nailing job. Kumbaga, lagi kang nakaano, gamit na gamit yun pag may knee pad ka. So, yun, ano pa ba? Yung cutter. Kung may pait po kayo or ano, yung kasi pangkanto sa jam yung mga may hirap na bagay, so kailangan niyo ng pait para kumasya doon yung planks na isisiksik niyo. So ayun guys, akalain niyo napakahirap pero ang dali lang niya, basta mayroon ka lang tamang gamit. Natanggal mo na lahat 'yon. Kailangan mo rin ng masking tape para doon sa carpet kasi hindi mo siya pwedeng anuhin eh.
baklasin na lang ng, hindi mo siya pwedeng baklasin na lang ng kagat. So kailangan mo siyang i-divide kung gaano kahaba. So ako, ang ano ko, ganyan lang kahaba, tapos iro-rolyo ko lang siya. Iro-rolyo, tapos masking tape kailangan mo din para iti-tape mo siya. So para pagka kung itatapon mo man yun o itatabi mo, andun pa rin siya. So maayos. So masisave mo yung oras mo doon sa pagbabaklas. Kasi sa akin, ang pinakamahirap lang talaga doon, yung pagtatanggal ng mga pako. So, ayun. Yun. So, pag nagkakabit ka rin ng lining para doon sa planks, or kung kahit wala ng lining, depende sa'yo. Ako kasi nilagyan ko siya ng lining, parang sa ako. So, meron siyang specific na liner. Tapos, saka may kabit yung planks. So, sisimulan mo doon sa pinakakanto ng bahay mo. Pasigsag ang ano, ah. Pasigsag, yung parang pahagda ng kabit mo. Hindi yung magsisimula ka dito sa gilid, igaganan mo ng diretso. Madali lang naman siya ikabit eh. Parang puzzle lang siya, sisiksik mo lang. Pero hindi mo siya ikakabit ng dire-diretso doon sa isang flooring mo. So, ang gagawin mo, isa, ganyan, sigsag, sigsag, para siyang hagda ng pagkakabit. Kasi in the future, may hirapan ka doon sa dulo, magkakabit. So, sigsag, pagtapos na yung ano mo, kasi ang ginawa ko, isang pull, isang half, isang one port. So, pag kinabit mo yung ganon, pull, half, one port, tapos pull ulit, half, one port. So, ganon. Para siyang hagdan. Kasi pag puzzle kasi siya eh. So, pag dinidire-diretso mong ganon, may hirapan ka ngayon. So, yun yung isang tip din yan. Kasi, umulit din ako eh. Dinidiretso ko kasing ganyan. So, medyo okay na. Pagdating ko pala ngayon dun sa dulo, nahihirapan na ako kasi mahirap na siyang ipagsisiksik. So, ang gagawin yan, parang zigzag. So, yun lang. Sa mga kanto-kanto din, ipapahuli mo na lang yung mga kanto-kanto kasi yun ang ginawa ko. Pinahuli ko yung sa mga pintuan, sa mga doors ko, yun. Pinapahuli ko na lang yun. Kasi mahirap siyang kabitan eh, lalo na yung magkadugtong na yung carpet tsaka yung planks. So, kinabitan ko lang yun ng ano bang tawag doon? Yung transition kung tawagin. T-transition yung binili ko para hindi makita yung dugtong ng carpet tsaka nung planks. So, madali lang siya madali lang. Ang kailangan lang talaga tamang gamit tsaka yung tamang procedure. Ang dali lang niya. Akala ko nung una, nahirapan na ako eh. Pero, hindi naman pala, madali lang siya. Basta, yun lang yung gamit. Yun, ang ganda na niya. Tapos, natutuwa na yung mga bata, lalo na yung bunso ko, maliit ko. Takbo ng takbo. Pinakamaganda pa dun, guys. Madali lang siyang linisin. Kahit hindi mo na siya gagamitan mo lang siya ng pamunas. Ang ganda na niya. So, hindi kagaya ng carpet. Babakyumin mo, andun pa rin yung dumi. Nung tinanggal ko nga, ang dumi sa ilalim eh. Sobrang dumi niya. So, ayun lang guys. Dali lang. Basta susundin niyo lang yung mga sinabi ko na yun. Pahulin niyo lang yung mga kanto-kanto. So, yung mga pinagtabasan niyo rin, itabi niyo. Kasi magagamit niyo yun. Pagka yung may mga maliliit-liit na spot na magagamit niyo rin yung mga pieces na yun. So, yan lang. Kung nakatulong po yung video na ito guys sa inyo. So, huwag po kalimutang mag-like and mag-share and mag-subscribe. Okay, tulungan na lang po yung channel na mag-grow. So, please subscribe. And see you next soon guys. Bye-bye!